Hello guys, welcome back to my channel. Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. Paalala lamang po, ang maganda dito sa ganitong klaseng gabay or pamamaraan ay maaari po nating itong gawin sa kahit anong araw at kahit anong oras, pero mas lalo pa itong mas maswerte, mainam na gawin mo ito ng araw ng Martes at Biyernes sa oras ng 3 a.m. hanggang 9 a.m. ng umaga lamang po. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang po sa naniniwala. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari niyo po itong skip doon po sa taong naniniwala. Welcome po kayo sa akin channel. Papasukin natin ang swerte sa buhay. Kayo po ba guys ay sobra na sa paghirap na sa pinagdadaanan sa ngayon? Alam niyo po ba guys na marami po tayong pwedeng gawin na pamamaraan para sa ganun, para makaakit tayo ng swerte sa buhay? Para mabago-bago naman ang takbo ng inyong pamumuhay. Kaya kung kayo po ay isa sa nagnanais na mabago-bago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan niyo po itong gawin. Lahat po guys, ang mga sinishare ko po sa inyo ay subok ko na, mainam na gagawin ninyo lamang tuwing Martes at Biyernes. At kailangan sa silangan ka po haharap. Kahit nasa tahanan po tayo guys, marami po tayong pamamaraan na pwedeng gawin para maitaboy ang lahat ng kamalasan sa ating buhay. Dahil, alam niyo guys, sa panahon ngayon ay kailangan na kailangan nating ito guys para magkaroon tayo ng liwanag sa ating buhay. Para sa hindi ititindi ang pagsubok na dumarating sa atin. Ngayon guys, kailangan natin lamang ang clear na glass. Ito po guys, clear na glass. Kailangan natin ang suka. Ito guys, at kailangan natin ang asin. Alam niyo po ba guys, ang asin ay nagtataboy ng mga negatibo at nag-aakit ng financial income or financial money. Ang suka ay ganun din po. Alam niyo po ba na ang suka ay pwede itong gawin sa pagpunas or paglilinis ng ating bahay? Kasi ako, every Tuesday or Friday morning, tulad ng sinabi ko sa inyo na 3 a.m. ay ako ay gising na. Ako po ay naglilinis na ng una, main door. Maglilinis po ako papasok sa bahay. Mag-una po ako sa main door. Ito po yung suka ang gamit ko na kukuha lang po ako ng isang balding tubig. Haluan ko siya ng tubig at saka haluan ko siya ng suka. At konting asin po, yan po ang ginagamit ko paglinis ng main door papasok sa bahay. At ito rin po ang ginagamit ko sa mga pagpunas ng mga pangpaswerte ko sa bahay. Lalo na kahit ano, kahit sa window, pwede po itong gamitin ninyo guys na paglilinis. Kumuha lang po kayo ng balde, tapos lagyan ninyo ng tubig, suka at asin. At yung pamunas nyo guys is wag niyong yung pamunas kumbaga pang, kung sa labas is panglabas lang yun. Yung paloob, yun lang po ang ulit-ulitin nating ginagamit. Huwag yung ginagamit na sa labas, tapos gagamitin pa sa loob. Bawal po guys, negatibo po yun guys. Ako naman ay every end of the month or bago mag-start ang week, kumbaga mag-start ang Monday, every Monday morning, gigising ako na maaga, maglilinis na ako ng pintuan namin, tapos pasok ng aming bahay, kusina, sala, lahat ng mga
Kunting mga alikabok ay pupunasan ko gamit ng suka, asin at saka tubig. Yun din ang pamunas ko sa mga television, sa radio, or sa mga, kahit sa ano guys, yung sa mga sapatos natin, pwede mo itong gagamitin kasi pangtaboy ito sa mga negatibo or mga malas po na dumidikit sa atin, lalo na pag lumalabas tayo, tapos pagpasok natin sa bahay, hindi natin alam na nakadikit na, na dikitan na pala tayo ng mga negatibo or mga kung ano-ano sa labas. Kaya mainam na meron kayo nito sa bahay at marami pong asin kasi ang asin po ay pangtaboy po sa mga negatibo at pangakit ng financial. Ngayon guys, meron na tayong glass, meron na tayong suka at asin. Kailangan po natin ang tubig. Ito po ay pwedeng tubig ulan, pwede tubig gray po dahil sa panahon ngayon, minsan umuulan, minsan mainit, pero kadalasan ay medyo makulimkim na may dalang ulan. Mainam na gamitin po natin ang ulan mula po sa kalikasan. Alam niyo po ba guys, na ang tubig ulan ay napakaswerte po na gamitin, kumbaga, pwede yan iligo, pwede yan ipaglinis sa bahay, kasi yan din ang ginagawa ko pag may ulan. Nagsasaot po ako ng tubig sa ulan sa balkon namin. Tapos yan po ang gagamitin ko paglinis din sa mga sapatos or bag or kahit ano. Alam niyo po ba guys, noong 2018, yun nga bago pumasok ang 2019 ay talagang yung bahay namin ay taob po sa ritual ang aking ginagawa. Minsan hindi na naintindihan ng mister ko dahil kung ano-ano lang lamang ang inilagay ko sa loob ng aming tahanan. Sabi ko lang sa kanya na hayaan mo yan. Pag nakaresulta na iyan, saka ko na sa iyo sasabihin. Totoo po yun. Dahil sila ay lalo na sa mga puti, parang kinukontra ang mga ginagawa mo, hindi ko lang siya pinapansin. Basta ako, tuloy-tuloy lang ang paggawa ko na walang halong pagdududa. 100% po buo ang aking paniniwala at alam ko na may aanihin din ako sa mga paggagawa ko nitong mga ganitong pamamaraan, ganitong klaseng ritual. At ginagawa ko siya noong 2018 hanggang ngayon po, 2020, palagi ko lang silang papalitan. At guys, wag niyong hayaan na ang tubig nito sa loob ay madudumi. Ang tubig, negative po yun guys. Kaya palitan ninyo po agad tuwing sa tingin ninyo ay iba na yung kulay sa loob ng tubig. So, ngayon guys, ano-ano ba ang mga pinagagawa ko kung bakit unti-unti ang nagbabago lahat ng mga pangarap ay natutupad sa akin? Isa na lamang po ang kulang sa akin ginagawa, kagaya ng nananalangin ako sa Panginoon, masipag ako, at ginagawa ko lahat para sa pamilya. Pangatlo ay ritual. Yun guys, yung nag-join force, yung tatlo na yun, lahat ng mga pangarap ko ay natutupad. Mga pangarap na hindi mo inaasahan, na akala ko ay hanggang pangarap lang. At nang dahil sa mga ginagawa kong ritual, ay inaasahan ko lamang noon na kumbaga ang hinihiling ko lang ay ganito. Noong nag-join force po yung mga ritual na aking ginagawa, sobrang saya ko guys. At higit na higit pa sa aking inaasahan. Halimbawa, tin lamang ang hinihiling ko at nag-times 100 pa ang nagaganap sa amin. Dahil lamang sa mga ritual na aking ginagawa at syempre, panalangin po sa taas para sa ganon, sa sinag ng araw, sa sinag ng buwan, at sipag at tiyaga po. Yun guys, na ang sabi ko nga po sa inyo ay ako ay alas 3 pa lamang ay gigising na at nagdadasal,
at gumagawa ng mga pampaswerte dahil sabi ko nga, andyan na yung swerte, ginagrab ko na. Tuloy-tuloy lang at itinutudo ko na lahat ang sipag, hindi ko na pinapalampas pa. Kaya kung kayo guys, kung may biyaya na dumating sa inyo, i-grab nyo na. Kailangan wag niyo na po itong papalampasin. Ngayon po guys, meron na tayong clear na glass na paglalagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig siya. Ito na guys. Nilagyan na natin ng tubig. Kahit gaano po siya kadami ng tubig, depende na po sa inyo. Pwede niyong punuin, pwede niyong ihap, depende na po sa inyo. At basta, ang asin po ay 7 taka lang po ang ilalagay po natin. So, maglagay na po tayo ng asin, guys. Anuhin ko muna, i-open ko muna muna po. So, 7 taka lamang po guys ang ilagay natin. Isa. Dalawa. Pwede niyo punuin guys para lubos-lubusan na 3. 4. 5. 6. 7 taka lamang po guys ang ilagay natin. 7. At lagyan natin ng 7 takal din na suka.